Okay naman. Sige, we can now click our sold button. Ayan, no? So, kung titingnan nyo, pinakita niya sa atin sa first window na nag-open, nakalagay the solution is unbounded. And if we will going to check the graph, meaning tama tayo sa ating manual solution. If we will going to check our graph, kung titingnan nyo po, ang goal natin dito, oh, sa bandang to, ang goal natin is to maximize the profit. Pero kung titingnan nyo, ang feasible region nasa labas. No, nasa labas. Ibig sabihin, this is minimization. Kaya po ang resulta, unbounded. Hindi nagkakasundo yung mga constraint mo at yung objective function mo. That's why nagiging unbounded siya. And if that's the case, wala po tayong solution doon. And that's also the reason kung bakit wala tayong tabulation dito sa kanan ng POMQM software ng ating mga corner points. And I hope malinaw sa inyo ang lahat. Huwag pong kakalimutan with linear programming, special cases. Again, we have the four. Alternate optimal solution, redundancy, infeasibility, and lastly, we have unboundedness. Alright, so good day to everyone. I hope you are all safe and you are okay today para sa ating next na discussion. So for this discussion, we will talk all about how to solve the linear programming special cases na napag-usapan natin using graphical method, manual graphical, last time. No? So gamit tayo ng POMQM software tulad ng gamit natin sa mga previous na topics natin tulad po ng dating steps. Una tayo sa module, then click the linear programming, then file, new. No, dahil gagawa tayo ng bago. Okay, let's have first our alternate optimal solution na special case. Ilagay natin siya sa ating title. So we have alternate optimal solution. Okay. Number of constraint, we have 3 constraint kung naalala ninyo. And guys, pasuyo ako palabas ng inyong notes para sabayan niyo ako habang ginagawa ko sa software. Sige, we have 3 constraints. For the variable, we have 2. And ang goal natin doon, that is actually maximization. Pwede rin natin ilagay ang ating problem, no? Or yung company para maalala ninyo. We have Honda here as our example. And click OK. No, dito sa ibibigay niya sa atin na table, we can edit naman yung mga labels. So for the label, we have Accord here. Tapos yung isa is Civic. Okay. And for our constraint one is actually welding process. So lagay natin welding. Pangalawa, we have assembly process. And lastly, we have painting. Objective function is maximization, no? So yan, take note dapat naka-on yung block dot dito, maximize dapat siya. And painting. Okay. Okay, for the value ng profit sa ating accord, that is 7 or $7,000. Huwag nyo kakalimutan, no? Yung objective function natin is naka-ano siya, in $1,000 siya. For Civic, 6. Pababa na lang tayo sa accord. We have 12 for welding. For assembly, 14. For painting, 20. Okay, for Civic, we have 20, 12, and 10. Okay, for RHS natin, 240, 168, and 200. Okay, for design, we have less than or equal, less than or equal, less than or equal. Maximization ng goal. Okay, always check the inputs sa table, no? Kasi kapag may isang number lang na mali dyan, mali na rin yung ibibigay sa atin na optimal solution. Malaking error na agad yun. Kaya, laging nyo i-check before nyo i-click yung solve button. So, now since okay naman na siya, na-check ko na, click natin solve button. And diretso na tayo sa graph dahil true graph, mas madali nating makita anong uri ng linear programming problem yung sinosolve natin. So, yan. Based sa ating corner points tabulation dito sa bandang gilid, meron tayong 84 na pinakamataas. Dalawa siya, no?
which is pareho sa points na nakuha natin na 3.53 tapos 9.88 ito, tapos yung isa 7.2 and 5.6. Pareho magbibigay sa atin ng pinakamataas na sagot, which is $84,000. And that's it for the alternate optimal solution. Now we have, if gusto nyong isave pala ito, guys, just click sa file. Hindi ko nabanggit last time. File, tapos save as. Then, mag-open siya ng window para pumili kayo kung saan nyo gusto isave. No, by default sa akin, meron na kasi akong listahan ng lahat ng OR cases ko, LP cases, and mga iba pang problems. So, dyan na siya napupunta. Pero sa inyo, pwede nyong piliin kung saan yung location. And by default, naka.lin siya. Kasi po, ang module natin na gamit sa POMQM na software is linear programming. No? So, naka.lin siya. Ayan. So, pwede nyong isave dyan, pero in my case, hindi ko na isa-save dahil I already have this one. So, edit na lang natin for the next na problem. Edit natin yung title. That is redundancy, ang ating pangalawang special case, kung naalala nyo pa. And the company na gamit natin as an example for redundancy is Toyota. Same naman sila na 3 constraint and 2 variables. Okay. So, yung Accord, papalitan natin, no? Gagawin natin itong Corolla. And yung second one will be Vios. Okay. So, constraint, pareho naman, welding, assembly, and painting. Ang iba sa kanila is yung objective function na coefficients. This must be 6, and this must be 4. Pababa tayo sa Corolla. We have 10 for welding. For assembly, we have 20. And lastly, for painting, we have 16 minutes per unit. Okay, for Vios naman, we have 18. We have 20 and we have 12. RHS natin, that is 180, 400, and 192. Okay, for the sign, check yung sign. Less than or equal, less than or equal, less than or equal. Okay, wala naman. Akong nakikitang maling input so far. And kapag okay na, click natin ng button na solve. Okay, diretso tayo sa graph. Ayan, pinapakita ng graph ang ating feasible region and kaya siya naging redundancy again because of the constraint number 2. Ito po yung linya na yon na nandyan man siya or wala, ito pa rin, manatiling ito pa rin ang ating feasible region with optimal value na 12 and 0 and bibigyan niya tayo ng maximum profit na $72,000. Again, that is in $1,000 and that's it. For, 'di ba, ganun lang kadali, no, sa software. That's it for redundancy. For the invisibility, let's edit the data. Title, change the title, gawin natin invisibility. And of course, tulad kanina, lagay natin yung company example natin, which is yung Nissan. Ayan. And click OK. Palitan natin ito. This will be Zafiro. And ito naman is Sentra. Okay. Ang constraint niya kasi welding, assembly, painting, pareho lang, no? Ang objective function magiging 4 ito and this will be 3. Pababa tayo sa Zafiro. 10 for welding, for assembly, 18, and for the painting, we have 14. For Sentra naman, we have 16, 22, and 12. RHS nila is 160. For welding, for assembly, 396. And for the last constraint, which is yung painting, we have RHS na 168. For the sign, check nyo ha. Ito is less than or equal. I hope you have your notes with you right now. Less than or equal. For assembly, ito ay naging greater than or equal. And for the painting, less than or equal. Okay. Check. Final check the inputs kung tama, kung walang naiwan, kung walang sobra at kulang. Okay. So far, okay naman. And if okay na, click natin yung solve na button. Ayan. No? Kung titignan nyo yung output na binigay niya sa atin, sabi niya, there is no feasible solution. Kaya kung i-check po natin ang ating graph, wala yung part
na nakashade. There is no feasible region, that's why there is no feasible solution. As stated dito, wala yung usual na tabulation ng ating corner points. No? And that's it for infeasibility. The reason kung bakit infeasible, nabanggit ko to sa ating previous na mga lectures on manual calculation of special case, no? Naging infeasible siya dahil itong dalawa, actually, ang goal nito, papasok sa zero, tapos itong isa palabas. And hindi na kasi pinapakita ng POMQM yung shaded region per constraint. Hindi niya na pinapakita. Ako, pinakita ko siya doon sa ating graphical, kaya may shades tayo doon. Pero actually, yung shade na nag-overlap yung tatlong constraint, wala tayo. No? Na ayun naman yung pinapakita ni POMQM, kaya sa case nito, wala siya. No? Kasi yung isang constraint ay lumihis, palabas siya. That's why naging infeasible. And again, if this is infeasible, wala tayong solution. Okay, I hope everything's clear. We can now proceed with our fourth special case of linear programming, which is the unboundedness. So let's edit this title and lagay natin yung company na in example natin last time, which is si Kia. Kia Motors. So same number of constraints, we have 3, and same number of variables, we have 2. Okay, so let's have Optima dito sa taas. Then pangalawa, we have Sorrento. And objective function, this is 6 and 7. Pababa tayo sa Optima. Welding, assembly, and painting, pare-pareho naman. So 8 sa welding, assembly 14 minutes per unit. For painting, this is 18. For Sorrento naman, we have 16. So okay na yan. 10. And, sorry, this is 20 pala, no? 20, 16, and 10. Yan, check ulit. Check natin, check. Baka may na mali akong input. So, 6, 7, 8, 14, 18, okay. 20, 16, and 10. Okay, RHS muna tayo. Sa RHS, we have 160 for welding. For assembly, we have 224. And for painting, we have 180. For design, check nyo, dapat yan greater than or equals lahat. Greater than or equal, greater than or equal. Yan, lahat sila gaka greater than or equal. If everything is already in our table na, naka-input na ng walang kulang and walang sobra, no, I hope okay naman. Sige, we can now click our solve button. Ayan, no? So, kung titingnan nyo, pinakita niya sa atin sa first window na nag-open, nakalagay the solution is unbounded. And if we were going to check the graph, meaning tama tayo sa ating manual solution. If we were going to check our graph, kung titingnan nyo po, ang goal natin dito, oh, sa bandang to, ang goal natin is to maximize the profit. Pero kung titingnan nyo, ang feasible region nasa labas. No, nasa labas. Ibig sabihin, this is minimization. Kaya po ang resulta, unbounded. Hindi nagkakasundo yung mga constraint mo at yung objective function mo. That's why nagiging unbounded siya. And if that's the case, wala po tayong solution doon. And that's also the reason kung bakit wala tayong tabulation dito sa kanan ng POMQM software ng ating mga corner points. And I hope malinaw sa inyo ang lahat. Huwag pong kakalimutan with linear programming, special cases. Again, we have the 4, alternate optimal solution, redundancy, infeasibility, and lastly, we have unboundedness. So, I hope everything is clear with you. I'm looking forward for the mastery of the subject. And sana by this time, unti-unti na ninyong minamahal si OR and unti-unti na ninyong na-appreciate ang value ng operations research and management science. Okay, so thank you for your participation sa ating discussion all about the LP special cases sa POMQM. And see you again online next discussion natin. And stay safe always. Thank you. Bye-bye.